point in your life nakarinig ka ng isa sa mga praise and worship songs from Don Moen? Halimbawa ng God will make a way when it seems to be no way. At sa totoo lang, isa siya sa mga favorite ko. Halos lahat ng mga kanta na produced at kinanta ni Don Moen, pag naririnig ko talaga sa church, nakakalakas ng loob. Super inspiring siya, kaya gusto kong malaman kung ano ba yung backstory niya. Paano ba siya na-inspire na magsulat at mag-focus sa paggawa ng mga Christian worship songs? Marami kasing mga artist na nagsisimula sa Christian music songs, pero after mag-produce ng mga albums, pag hindi sila sumikat, nagsistart silang mag-give up or ayaw na nilang ituloy. Pero this was very different for the case of Don Moen. Siya yung tao na nag-focus siya sa pagsulat ng mga kanta for the glory of the Lord Jesus Christ, at nakamit siya ng success both in this career at dahil pa dito nakapagtayo pa siya ng sarili niyang music ministry and company. Kasi marami nagsasabi na nako, walang tagumpay dyan sa Christian music area na yan. But very, very different si Don Moen, kasi kahit na hindi mo siya makikita talaga sa music television dahil hindi naman nilalagay yung music niya sa mga ganon, or pero for sure ang daming may alam at kilala na mga kanta na ginawa niya. Halimbawa na lang yung God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. Pag-alaman ko na ang isa pala sa mga sinulat niya na kanta, yung God Will Make a Way, isa sa mga pinakasikat na worship songs ito of all time. Na-inspire pala ito sa isang importanteng pangyayari sa buhay ni Don Moen. Kasi yung kapatid ng asawa niya, at nagkaroon na, nakamit sila ng accident habang nasa ski trip sila. So, they were going on a vacation and they met an accident. At kasabay nila yung mga anak nila sa loob ng sasakyan. So, may apat na anak sila at ang panganay nila tumilapon. So, in an instant, namatay yung bata who was only 9 years old. While yung mga mas bata pa ng mga kapatid niya ay nagkaroon ng serious injury. So, at that point, nagulat si Don Moen kasi etong pamilya nila was very much dedicated to the Lord Jesus Christ. Lagi silang nasa church, lagi silang nagpre-praise and worship, dinededicate nila lahat ng oras nila para sa Panginoon. Pero bakit ganon? Bakit hindi na protektahan yung mga pamangkin niya from death? Bakit kinailangan nilang harapin itong problema na ito? At talagang habang nasa eroplano siya, nagdasal siya, tinanong niya talaga kay Lord, Lord, bakit? Bakit nangyari ito sa amin? Hindi ba servant mo ako? Pero bakit nangyari ito sa pamilya namin? At naghanap talaga siya ng peace and comfort. Dala-dala niya yung Bible niya. At naghanap talaga siya ng, at nagulat siya kasi may nakita siyang Bible verse from the book of Isaiah that really calmed his spirit. Kumbaga, itong Isaiah chapter 43 verse 19 nakalagay doon, I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. So instantly, he felt that the Lord gave me a song to sing to them, at dito niya nakuha yung song na God Will Make a Way. Kasi, actually, maganda itong kantahin para sa mga tao na nawalan ng mga mahal sa buhay, or they are currently questioning, bakit ang hirap ng mga pinagdadaanan namin? Lord, nasan ka? At pinaalala nung Bible verse na yon kay Don Moen that even though pakiramdam mo wala na si Lord sa buhay mo, or that your life is lost already, ang totoo niyan, gumagawa lang si Lord ng hindi mo nakikita na paraan. Kasi hindi naman yung pag-iisip natin is kagaya ng pag-iisip ng Diyos. So, hindi ibig sabihin na dahil may mga circumstances kagaya ng malaking aksidente na ito, ay hindi na tayo bibigyan ng pag-asa ng Panginoon. I think the lesson is, ang pinakamalaking lesson sa pamilya ni Don Moen, at lalong-lalo na sa kanya, is to never lose their faith and love in Jesus Christ, and to trust God no matter what. Kasi hindi naman pwedeng bino-worship lang natin si God dahil
binibigay niya lahat ng gusto natin. Unang-una, hindi naman genie si God at our beck and call. He is our sovereign God and creator. So, kahit na may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan, kagaya ng nangyari sa kanila, we must not lose our trust and faith in the Lord. So, because ang totoo, the love of Jesus Christ and the love of God is faithful forever. So, God will make a way. And at that instant, pumasok talaga sa isip ni Don Moen na isulat yung kanta na to. Ako naalala ko rin, noong malapit nang mamatay, yung aming pinakamamahal na lola na si Amparo Giselle, kinanta namin as a family habang may naggigitara yung kanta na Give Thanks. Kasi favorite, sabi ng lola ko, kantahin natin yung Give Thanks. So, while on her deathbed, kumakanta kami ng praise and worship song na Give Thanks. Nagpapasalamat kami kasi alam namin na kukunin na siya ni Lord sa isang mas peaceful na lugar na hindi na siya masasaktan at hindi niya na mararamdaman yung sakit at saka frustration ng mundo. Kasi pwedeng ang iisipin mo, magtatampo ka dapat kay God na, Lord, bakit kukunin mo yung mga mahal ko sa buhay? Bakit may mga namamatay ng mga bata? Bakit hindi sila napagbigyan ng mabuhay? Pero kailangan nating isipin na iba ang perspective ni God. Lalo yung mga inosente na namamatay. There is always a great reason why certain things in life are happening to us. Ang pinaka-importante doon is magtiwala tayo sa Panginoon even though sobrang hirap at even though hindi natin maintindihan. So, naging crucial or very crucial sa akin actually yung music na yon na praise and worship music ni Don Moen na dinedicate niya talaga kay Lord, that even in my own personal experience sa aming family, naalala ko talaga kung gaano kabuti ang Diyos. Kasi napakahirap in the face of death kapag may nawawala or may mga aksidente or mga sudden changes na hindi natin maintindihan sa buhay natin. Kung wala tayong strong faith in the Lord, magagalit tayo sa Kanya at questionin natin. Pero pag nauunawaan natin na all things will work, magiging maayos din ang lahat and everything has a reason, we just have to focus on God. Makakalma ang ating spirit at magkakaroon tayo ng mas malalim pampangunawa. So, ginamit ni Don Moen ang kanta niya para ipaalala sa mga tao that God is faithful. Siya ang tatay natin, hindi niya tayo nakakalimutan. Itakwil man tayo ng mundo, siya never niya tayo itatakwil, never niya tayo iiwan. And Don Moen said, I want people to know that God is with them in spite of the loss and hopelessness. If you look close enough, you can see the hand of God in your life. At it's also interesting to note na very good friends pala sila ni Manny Pacquiao. So, ninanarrate nga ni Don Moen ang isa sa mga interview na kung titingnan natin nga yung personal na buhay ni Manny Pacquiao noon, sobrang hirap ng buhay niya na napilitan siya pumasok sa world of boxing. Pero nakikita naman natin na hindi siya iniwanan o pinabayaan ng Diyos. In his journey, hindi siya iniwan ng Panginoon. So itong si Don Moen was used his talent to give glory to God, to express his deep love for Jesus Christ. Ang isa sa mga reasons talaga bakit pag naririnig natin yung mga kanta niya, ang lakas ng impact kasi sinasabi ni Don Moen na ito ay mga written prayers. Kumbaga, ito yung mga dasal niya na ipinaabot niya sa Panginoon through a song. And that Don Moen said, I want readers to know that God isn't finished with them. He is going to do something new and make a road in the wilderness. So, napakaganda. Napakaganda ng message niya. At sana pag may time kayo, pakinggan nyo rin yung mga wonderful written songs and message of this servant of God, servant of Jesus Christ, na si Don Moen. Marami pong salamat sa pakikinig, and God bless you. I hope that you're also enriched by this sharing. At gusto ko lang sabihin na Jesus loves you.